Ayun, magandang gabi sa iyo, Roberto. Kumusta ka na? Ano na yung pakiramdam mo? Okay ka na ba? Oo. Bra, kaya ito. Ito lang muna ha. Kasi di pa nakapagsaing eh. Gabi na kasi ngayon. Alas 11 na. Ayun, sige. Kainin mo yan. Maraming salamat sa iyo, Aling Virgie ha. At yun na. So yun mga lods, no? Nakita niyo naman na sumuka ng tubig yung lalaki, no? So naramdaman ko rin na wala na yung masamang pangyarihan sa kanya. So salamat sa Diyos at natulungan na, may isa na naman tayong natulungan na tao, no? So pinabihis ko na siya ng damit, no? Yung mga may damit ako na naliitan ko at saka yung pantalon. Mabuti nagkas siya sa kanya yung pantalon, pero yung t-shirt medyo malaki sa kanya, no? So pinabihis ko siya ngayon para naman. Tapos sunod nito, pagkukupitan ko ito kasi mahaba yung buhok nito eh. O, yan. Kaya si Aling Virgie naman yung pinagluto ko ng makakain niya. Sa Aling Virgie lang muna yung pinaluto natin ng pansit canton. May tinapay pa naman, so yung ibibigay namin sa kanya. So ito, kausapin natin itong si Roberto, no? Gaya ng sinabi niya, Roberto daw yung pangalan niya. Ayun, magandang gabi sa iyo, Roberto. Kumusta ka na? Ano na yung pakiramdam mo? Okay ka na ba? Oo. Okay na. So ayun, Aling Virgie, okay na po ba yung pinaluto ko po? Ay, pwede po pakidala po dito, Aling Virgie po. Ayan. So, ito. Salamat po, Aling Virgie, ha. So, ito, nakapagluto na si Aling Virgie, oh. Magaling na si Aling Virgie maghain, eh, no? Yung pansit canton at saka may tinapay. Ito yung nabili namin. Nabili ko kahapon. So, may sobra. Kaya, ito. Ito lang muna, ha. Kasi, di pa nakapagsaing, eh. Gabi na kasi ngayon. Alas 11 na. Ayun, sige. Kainin mo yan. Maraming salamat sa iyo, Aling Virgie, ha. At yan na. Talaga marunong ka na po pala na magluto talaga, Aling Virgie. Apo. Yan, sige. Kain ka lang. May kailangan pa po ba? Wala na po, Aling Virgie. Pwede ko lang pong sumahan sa ilang araw. Oh, sige, sige po, sige po. Kain ka lang dyan, Roberto. Salamat po, Aling Virgie, ha. Opo. Yan. Kumain talaga. Nagutom siya hanggang. So, upo muna ko dito. Sige, kumain ka. Ubusin mo yan. At nang makabawi ng lakas. Yan. Sige, kumain ka. Sinsya ng mga idol, ha. Talagang kalat pa yung buhok nito. So, pag-ugupitan natin ito para maging maayos yung kanyang itsura, no? Sige, kainin mo yan. Para sa'yo yan. O, yung auntie mo yung nagluto niyan. Yung ginutong yung tao eh. O, maraming maraming salamat po talaga sa inyo lahat, mga lods, sa walang sawang suporta ninyo sa atin. May isang tao na naman tayo na natulungan. Isang aswang nagbalik sa normal yung buhay. Wala siyang naalala eh, kung ano yung nangyayari sa kanya. At least ngayon, kilala niya si Aling Virgie, si Ara at Lala. Ngayon, kumain na siya ng pagkain natin. Talagang ginutom siya eh. Sige, busin mo yan, Roberto. Para sa'yo yan, Roberto eh. Pasensya na, Roberto, ha. Yan yung naihain sa'yo. Kasi nabusan na ng kanin eh. Napansin yung salita ko sa kanya. Nakakatuwa, ano, mga lods. May isang tao na naman tayo na natulungan. Balik normal. Yan, talagang sinakumal na niya yung pagkain. So, yun.
pasensya na kayo, natawa ko at tuwang-tuwa lang ako mga idol. Nakakatuwa na makita ang panibagong tao na natulungan natin. Kakausapin ko ito kasi nakita na daw niya yung itsura ng papa nila ni Ara. Nakakatulong ito sa akin para mahanap natin yung asawa at tatay nila ni Ara. Naubos, bilis. Talagang ginutom siya. Ito na ako. Busog ka na? Okay na? Oo. Salamat. Oo. Salamat din sa pagtulong mo. Welcome, welcome. Yan. So, okay na siya. So, ngayon, dito ka lang muna matutulog, ha? Sinsya ka na dyan sa pinasuot kong damit sa'yo. Medyo maluwag lang sa'yo. O, komportable ka ba sa damit mo? Oo. Ayun. O, pasensya na dyan sa damit na yan, ha? Matagal na yan, hindi ko nagagamit, eh. Yan, buti nagamit, nasuot pa niya yung pantalon ko. At nagkasya pa sa kanya. So, yung gagawin natin dito, para maging maayos naman yung hitsura nito, pagugupitan ko ito bukas, no? So ipapakita ko, abangan nyo yung update dito sa taong ito, no? Ito si Roberto, at bibilhan natin ito ng mga damit para maging maayos yung hitsura niya kagaya ni kinaaling Bridget, no? So yung isang buhay na naman ng tao na natulungan natin ngayon. Yung mga lods na talagang napakasaya sa pagiramdam na nakatulong na naman tayo. Yung isang tao na balik sa normal na buhay na naman, tulungan natin at alalayan itong tao ito. Yung kinausap ko na ito para matulungan niya ako upang mahanap yung tatay nila ni Ara. Sana makatulong ito sa atin para makita yung tatay ni Ara. Kailangan kong mahanap at makita yun. Ang sisikapin natin, mahuli natin yun. Kaya paghahandaan natin ang gusto, kasi alam kong mahirap ang mission yun, mahirap na laban itong gagawin natin. Alam kong malakas yung tatay nila. Ngayon, dahil naging okay naman itong taong ito, so, dito ko lang muna siya patutulugin. Sinsya na kayo. Dito. At, yan. So, wala ka bang ibang nararamdaman sa katawan mo, Roberto? Wala. Okay. So, maraming salamat at naging okay na ang taong ito. Yan, mga Luz, ha? Maraming salamat talaga sa inyong lahat dahil hindi niyo ako binitawan, talagang nandyan kayo palagi para tulungan ako. Para yan. So, ito. Naging normal na naman ito, ang tao ito. Susubaybayan natin ito, babantayan. Nang tuluyan na magbalik normal ang buhay ng tao ito. So, igaguide ko ito, kagaya ng ginawa ko kay na Aling Gergy. Para hindi siya mahirapan kung mag-adjust. So, alam ko ngayon, naninibago siya kasi hindi niya nalilito siya sa ngayon siguro. Hindi niya alam kung bakit nandito siya. Yun yung nagpapaliwanag ko naman sa kanya mamaya. Yun, mga Lods. At least, ngayon, may nadagdag na naman na isang taong natulungan natin. Dating aswang na ngayon, magaling na. Napakain na natin siya. Pagpapahingahin ko muna ang taong ito. Bukas, dadalhin ko ito sa pagupitan para magupitan ito. Para maging maayos ang bibilihan natin ng t-shirt at saka mga shirt para may naisusuot siyang maayos na damit. So, yun. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat mga Lods, ha? Hindi niyo ako binitawan. Sana po, suportahan niyo pa rin po ako palagi po mga Lods. So, yun lang po, ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo lahat.